Hello mga kapechay! Ngayong araw nga po ay aalamin natin ang tungkol sa insenso. Hindi talagang maiintindihan ninyo. I will try my best to explain it in a very easy way as well as, you know, the terms in a layman manner. No? So without further ado, let's start! Tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-offer ng incense, no? So, unang-una dyan, mga kapechay, meron tayong iba't ibang klase ng incense, no? Baka medyo magiging mahaba yung ating vlog, pero I promise you, this will be a very, very educational one, no? So, first of all, no? Why do we offer incense? Mga kapechay, marami kasi ang versions ng pag-i-explain bakit nag-i-incenso, bakit tayo nagsisindi ng incense sa altar, mga ganyan. Depende po sa religion, depende sa paniniwala ninyo. But I'd like to express it and explain it dun sa nakagisnan ko, dun sa paniniwala ko. Okay? I do not impose my beliefs, my faith, or, you know, my philosophy. I only share my wisdom, no? I only share what I have learned through the years, no? So, ngayon, first of all, mga kapechay, ang pag-offer ng incense is like offering gifts to God, no? So, kung maaalala ninyo sa the nativity scene during when Christ was born, no? May isa sa mga mago, ang dala-dala niya ay mira at kamay, kamay incense. No, yun yung mga dala nila. Kasi, iba mga fragrant, mababango. And usually, if you are respected, if you are high ranking, and you are considered holy, talagang pinapabangohan ka. Kaya nga, nung sinaunang panahon, di ba mga kapechay, nung bago mamatay si Kristo, di ba, binasag ang albastro. No? Ang albastrong sobrang mahal na pabango, pinunas ni Maria Magdalena ata, no, kung maaalala ko. Nakalimutan ko na kasi kung si Salome ba yun, Santa Marta, o Maria Magdalena. Basta kung sino man dun sa mga Maria na yun. No, just correct me if I'm wrong, pero this was the story. So you can find this sa Bible or you can search it on Google, no. I'm only stating yung kung ano yung totoo, no. So kung maaanan ninyo doon sa Bible, no, before Christ died, ang ginawa sa kanya, sobrang, di ba, no, sinaunang panahon, mahaba ang buhok ng babae, ganyan. So, kung nandun si Kristo, ito yung tinatawag na washing of the feet, no, before mamatay si Kristo niyan, nag-washing of the feet. Ginawa is binasag, no, yung albastro na may pabango, at inilagay sa paa ni Kristo. At ang ipinampunas ng isang Maria ay ang kanyang buhok, no, so, makikita ninyo, anything na mabango ay considered for the God, no? And then, nasa Bible din yung pagka namatay ka, papabanguhan ka, no? So, anything related to holiness, no? Anything related para sa Diyos or related para sa tinatawag natin na high ranking, ganyan. Pinapabanguhan din, no? Pinapabanguhan lang naman noon is yung mga mayayaman, no? So, ngayon mga kapechay, no? Bilang na banggit ko na ang sa Christianity, ay isa pa pala very very good ano to. Hanapin niyo na lang yung sitas, no? Nakalimutan ko na kasi kung saan yun. Sabi din sa Bible na I will offer incense on your name. No? They will offer incense on my name, no? Yan mga kapechay. Hanapin niyo sa Bible yan. Totoo yan sinasabi ko sa inyo. Kasi po ang insenso po, it's like a messenger na yung pag-akyat po ng usok, no, umaakyat po sa langit yan at pinapakinggan po ng Ama ang mga panalangin natin. Kaya po, kung mag-a-attend kayo ng misa, hanggang ngayon po gumagamit tayo ng insenso at kamanyang, no, every time, no, yung sakristan, yung churifer, hawak niya, di ba, ginaganyan sa atin, iniikot sa altar, no, yan, kasi it purifies, eh, no, so, yan mga kapecha. And then ngayon po na I have been to many religions actually. Nagsuri ako ng maraming relihiyon. And sa ngayon, I am practicing Buddhism. But I still practice Catholicism. No? Pero
more of Buddhism ako ngayon and Taoism yan, mga beliefs ko yan. So, ang pagsisindi daw po ng insenso ay paghalimuya po ng Dharma. So, when we say Dharma is the teaching, kumbaga sa Christianity, para mas madali po nating maintindihan, yan po yung tinatawag natin na aral or actually, kasi hindi siya tinatawag na doktrina, more on aral, teachings of the Buddha. No? So, whenever we burn incense, yung good teachings of the Buddha, you know, yung fragrance niya, kumakalat sa ating lahat. And we absorb, you know, yung teachings niya, ano ba yung mga teachings niya? Of course, yung no killing, no stealing, no lying, mga ganyan. No? So, yun mga kapetche. As well as it purifies, no, yung ating space, yung ating kapaligiran, ganyan. And then also, when we are burning incense kasi mga kapechay, no, it's like a messenger na never we burn, yung mga saints nandiyan na sa paligid natin, no, and they, yung usok niya, nababasa nila kung ano yung pangangailangan natin. Kaya diba paghahawak tayo ng incense nandito sa kamay natin, ito na lang pala, may sample ako dito, diba ganyan, nakahawak sa ating kamay, ganyan, kasi yung energy from all over our body lumalabas po at nagko-connect dito, lumalabas yan sa usok, no? And then we send it through the heavens, no? So ngayon mga kapetsa, ituturo ko na sa inyo paano ba yung tamang paggamit ng incense. So unang-una, pag po kayo ay nag-i-incense, so kailangan may santo, ha? Yan ang uunahin ninyo, huwag kayo mag-i-incense ng walang santo. Bakit? Kasi if we are offering incense, tas walang santo, ang lalapit po sa inyo, spirits. And ayaw naman natin na mapaligiran ang bahay natin ng ano, ng spirits. Ano to? Borders? No. Just kidding and making ano yung ano, usapan natin light. No? So, kailangan may ganito kayo. Yan. So, ang tawag natin dito is incense burner. So, simply as that. No? So, unang-una, dapat may incense and then pangalawa, may incense burner kayo. Bakit kailangan may incense burner? Kasi first of all, respect natin to sa mga saints. Yung iba, nakalagay lang sa baso, sa tasa. Hindi naman po maganda. Of course, kung para sa Diyos, para sa santo, dapat special. No? Kasi may paniniwala tayo na the more we give, yung mas mamahalin, mas maganda. The more yung quality of life natin, mas magiging maganda. Kasi alam yung mga kapetche, offering is an exchange of energy. So, what you send or what you give to the deity, sa Buddha, yun din matatanggap ninyo, no? So, ito rin mga kapetche, it's very important. Ito ang nakakalimutan ng maraming tao. Akala nila, incense-incense lang, ganyan, swerte na, no? Kailangan may pot tayo kasi itong pot na ito, it symbolizes yung wealth ng familia. Kaya mga kapetche, the more na malaki ang inyong incense burner, mas swerte kayo. Kasi kumbaga yung pot of gold ninyo is malaki din. And then, we put inside coins, no? 5 pieces ng 5 pesos. Ay, 8 pieces ng 5 pesos. Yung gamitin ninyo na 5 pesos is yung luma, yung color gold, no? Tapos ipaikot nyo lang dito. And then, you put bigas, no? And then, tsaka natin itutulos yung ating incense, no? So, ilan nga ba dapat ang ilagay natin na incense? Depende kasi yan sa pangangailangan ninyo mga kapetsa. You can use one for respect doon sa santo. Yung parang ano, regular lang, pang everyday sa. And then, if you want to give respect to the Buddha, to the Dharma, and the Sangha, we offer 3 pieces. Usually, traditionally, we would offer incense 3 pieces. Maski sa temple, 3 piraso. We could also offer 5. No, for harmony, if you want to connect the stars, ganyan, if you want everything to be smooth, you offer 5 pieces. And then, if really you have something na kailangan ninyo ma-achieve na ngayon, urgent prayer, you offer 9 pieces, no? So, mga kapetche, dapat before tayo mag-pray actually, at least nakahilamos man lang tayo or nakahugas ng kamay. No, importante po yung malinis yung katawan natin kasi of course when we pray, ano yan eh, sanctum sanctorum, kumbaga purified ang area of prayer or yung altar natin. Kaya importante rin na malinis, no? May iba kasi mga kapetsa, di ba, ang ginagawa nila, altar nila kasi
kunwari nag-i-incense, hindi nila nililinis kasi mawawala daw yung swerte. No, isipin yung mga kapetsa, yung mga santo nakatira sa altar, tapos yung bahay nila marumi. Di ba nakakahiya? No, so dapat ang altar natin is malinis, no? And then now, dahil ayun na nalaman yun na kailangan pala may santo muna, tapos tsaka tayo maglalagay ng pot, no, ng incense burner, and then ng incense, meron tayong mga special incense na ginagamit, and it has a very very good stories, no, from history 5,000 years ago pa. So first of all is meron tayong sandalwood. Mga kapetsa, ito ay very very mabango, no, one is enough, no, but if you want usually isang ganito, no, meron siyang 20 pieces, but I would offer it 3 pieces every day, no, so depende sa inyo. So ito yung tinatawag natin na Indian incense. So lahat ito mga kapetsa made in India, no, kasi magaganda ang quality of incense in India, no. So first of all is we have yung sandalwood. So yung sandalwood mga kapetsa, ito yung actually favorite ng lahat ng santo kasi it's very fragrant, as well as it takes thousands of years bago ka makakuha ng magandang quality ng sandalwood, eh, no. And then next is yung sandalwood, it's very subtle at napaka yung amoy niya po, it's very soft, it's very calming. So pag in-offer niya talaga siya sa saints, magugustuhan nila. And then next is we have the lotus, no. So ito yung lotus, super bango. Actually ang lotus flower is favorite ng mga Buddha, mga santo, ganyan. And then ginawa siya as incense, no, kasi ang lotus, no, pag inaamoy mo, super bango talaga. So ito mga kapetsa, if you want, no, yung flowery scent, pero hindi siya ano ha, hindi siya yung parang mabaho amoy lola, no. It's very social, kaya I like it, no. Yan. So ayan, no, may nakalagay pa dito, the flower symbolizes perfection and harmony. The subtle perfume of lotus exudes purity and peace. So if you know, if we are burning itong lotus, magiging peaceful tayo, magiging harmonious, and magiging maganda po yung environment natin, no? So ayan. And then para sa mga negosyante po, we have ito pong llama dinero, ayan, to call money. So whenever we light yung incense na ito po, we would always call the spirit of money to come to us, no. So if we want na maging magaan yung pera sa atin, maging maganda po yung kita sa negosyo, ito po yung sindihan ninyo na incense. So mabango rin po ito, no. Ayan ang bango. And then next, ito po, alam ko marami ang mga inggit, no. Ayan, ito po yung pang evil eye. Ayan, sisindihan niyo po ito sa labas ng bahay ninyo, sa may pinto, no, sa may pinto. Yan, hindi po ito sa altar ha, sa may pinto, no, sa may pinto, kasi we want na ma-block yung mga negative energies na yun yung pinadala ng mga taong inggit sa atin, mga chismis, mga issues and everything like that. So lagyan niyo po ito kahit sa may halaman lang, no, ano niyo lang siya doon, what they call that, suksok niyo lang siya doon sa halaman, and that's fine, no. Ang importante lang na nasa pot is itong tatlo or yung iba pang kind of incense, but this one gusto kasi natin sa labas ng bahay para yung forces or yung energy ng pinto natin will be able to dispel and block negative energy. So ayan mga kapetsa, if you are interested, just kindly PM me on my page, 88 Lucky Items. Maraming salamat po. Sisini. Bye-bye mga kapetsay!